Kumusta mga papi? Mga paps, tayo balik update nga po ng East West Lateral Road. Well, andito nga po tayo sa may Aguinaldo Highway, dito nga po sa may Silang Cavite. At nung huli nga po tayo nag-update dito, ay sarado pa nga yung first section, which is yung sa Silang section, papuntang Amadeo. Pero ngayon nga po yung good news, at dahil bukas na nga po siya, hanggang makarating nga po doon sa may pangalawang section, which is doon naman sa may Amadeo area. Before we go there nga mga paps, no, ipapakita ko nga po muna sa inyo ang original nga na daan na dapat nitong lateral road na ito, on which ito nga po yun dito sa may Aguinaldo Highway. Ngunit sarado pa nga po siya hanggang sa ngayon, at according nga po sa barangay na nakausap ko ay meron pa nga pong right of way issue sa mga bahay na nasa loob dyan sa may area na yan, kaya hindi pa nga po binubuksan. Ngunit ang kagandahan nga po ay pwede naman po tayo gumamit nitong alternate route para makapasok nga po sa loob, on which ito nga po yung daanan na yun, no? Itong sumunod na kanto from that original na daanan sana na entrada. Well, medyo malubak nga nandito, so ingat-ingat lang po sa biyahe, pero konti lang naman po. At ito nga po ang lusot na nga po nito ay ito na nga pong mismong East-West Lateral Road. Ang East-West Lateral Road nga po mga paps ay magdudugtong ng Cavite City at ng Batangas City, no? So hanggang Nasugbu nga po yan, at meron nga po itong pitong sections. Later nga po i-explain ko sa inyo yon. Well, ito nga pong first section na ito ay may haba nga po siyang 3.95 kilometers at na-cover na nga po natin ito nung huling vlog or update natin dito nga sa project na ito, at on which na ipakita ko nga rin po doon yung tulay nga na sarado pa nung mga panahon na iyon. Pero ngayon nga po nagbukas na siya, at pwede na nga po tayo makalusot dyan, at ipapakita ko na nga po sa inyo yung section 2, which is yung sa Amadeo. Ito nga lang po, medyo makitid pa yung daanan at hindi pa nga po totally binubuksan yung tulay. Pero pwede na nga po makadaan dito yung mga sasakyan, no? Yun nga lang, paisa-isa lang. So, ingat-ingat pa din po tayo, no? So, enjoy nyo nga lang po itong ating video coverage ng Amadeo section nitong East-West Lateral Road. Okay, so continue na nga po tayo dito sa may Amadeo section. Well, ito nga pong section na to ay meron tong tiyatayang haba na 3.20 kilometers, no? So, atin nga pong papasadahan ito hanggang dun sa may construction site kung saan ginagawa naman yung indang section. At medyo pagpasensyahan nyo na nga lang po itong part ng video na ito dahil medyo madilim nga po yung video, pero i-adjust nga po natin later on yan. Well, itong East-West Lateral Road nga ay meron tiyatayang haba na 42.75 kilometers at ito ay isang diversion road. So, wala pong bayad ang pagdaan dito. And good thing is that parallel nga po dito or almost the same route nitong project na ito ay itatayo nga po yung CTBEX or yung Cavite-Tagaytay Batangas Expressway na isa naman pong proyekto ng MPTC or ng Metro Pacific Toll Corporation na siya rin gumagawa ng Calax.
At yung City Bex nga po, idudugtong nga po sa Calax yun, sa may silang area. At yung Calax naman ay meron tiyatayang habang 44.63 kilometers. So kung mapapansin nyo nga po, itong bypass road na ito ay merong sukat na 42.75 kilometers. So napakahaba nga po nito. At ang mga sections nga po nito, mga paps, no? Unang-una nga, yung first phase ay yung sa may silang section na merong 3.95 kilometers na haba. Pangalawa ay itong ang Amadeo section na merong 3.20 kilometers. Pangatlo ay ang Indang section east na merong haba na 4.03 kilometers. Indang section west na meron naman tiyatayang haba na 6.1 kilometers. Maragandon section na merong 1.45 kilometers. At yung Magallanes General Aguinaldo section, which is din yung pinakamahaba, no? Meron nga po siyang haba na 17.95 kilometers. And lastly, yung Nasugbo, Batangas, on which meron naman po siyang haba na 6.16 kilometers. So total nga po niyan ay almost 43 kilometers. So parang expressway na nga rin po siya. Ang kagandahan nga po dito sa kalsada na ito ay masyado nga po siyang malawak, mahaba, mahangin at maganda ang tanawin dahil puro nga po puno ang nakikita natin dito. Pero may napapanood nga po ako ng mga video na parang meron na nga rin pong magtatayo dito ng mga ibang subdivision. Well, we have to find out pa, no? Soon kung ano nga ba mga ilalagay dito sa kahabaan ng lateral road na ito. So enjoy nyo nga lang po itong road trip natin, mga paps, no? Hanggang makarating nga po tayo dun naman sa may ongoing construction, yung Indang Section East.
Okay mga paps, so again, next update nga po natin ito. Ito nga ang Indang Section East, on which ito na nga po yung ginagawa ngayon na meron nga pong habayan na 4.03 kilometers. So abangan nga po natin no, yung pagbubukas niyan. At syempre, kukumpletuhin po natin ang pag-update dito hanggang makarating na nga po tayo ng Nasugbu, Batangas. So sana nga po yung na-enjoy nyo itong ating update para nga dito sa East-West Lateral Road Projects, no? Ingat po kayo palagi. God bless. At syempre, alam nyo na. Thank you!